Inahamon po kita, Director General, Food and Drug Administration, Eric Domingo. Dahil kapag hindi niyo po ginawa ito, ang ahatol po sa inyo ang taong bayan. Halos nabaon na ito sa limot eh. A few years ago, naging expose po dito sa aksyon sa tanghali doon sa baba ng una and then sa wanted sa radyo. Palaging press release ng FDA na may mga gamot na huwag tangkilikin dahil ito'y masama sa kalusugan. Thank you, sabi natin. Pero ang tanong, anong ginagawa po ninyo? Alam niyo pala na mayroon pala mga gamot na masama sa kalusugan, illegal, bawal. Nakarating sa inyo yung informasyon na yon. Nag-test by kayo at alam niyo, after na mag-test by kayo at nalab test niyo, alam niyo na nakasina sa kalusugan. And yet, you did not do anything. As a matter of fact, kayo po, Eric Domingo, sir, sinabihan ko kayo noon, sir, mag-rate na po kayo. Sabi mo, yes, sir. At for your information, Director General Eric Domingo, yung pinalitan niyo po, natanggal dahil nga po sa mga expose ko. Kaya po kayo po ang pinalit. Bakit ko in-open up ulit ito? Dahil kahapon, ito naman tayo. Sa Frontline Pilipinas, may press release na naman po ang FDA. Sabi ng FDA, mag-ingat sa Everbilena Nightberry Leaf and Chick Stain. Dahil ito rin po may microbial contaminant. Ito rin pong tinatawag na hydroquinone at retinoin and rejuvenating facial cream and toner. Brilliant Skin Essentials na ayon sa FDA ay magdudulot ng skin irritation, etc. etc. Di naman pala, alam nyo. So anong next? Dapat, nag-rate muna kayo. At pagkatapos nyo ma-rate, and then, yung mga produktong ito, ipresenta nyo sa publiko, ito na-rate namin. Ito yung bunga ng aming surveillance for several weeks or months. Okay? Ito'y dahil sa kasipagan ng aming mga tao sa field. Ito'y napag-alaman namin, nag-test by kami, nilab test namin, at ito'y nakasira sa kalsugan, ni-rate namin. Press release. Hindi eh. Ang ginagawa niyo po dyan, Eric Domingo, sir, nagdadadakdak kayo. And after magdadakdak kayo, sinasabi niyo na ito'y illegal, bawal, masama sa kalusugan. And yet, you're not doing anything. Now, I challenge you. Ito yung binabanggit nyo rito. I-raid nyo. Kumpiskahin nyo. Dahil kapag hindi nyo po ito kinumpiskat, alam nyo naman po pala na ito'y bawal. At alam nyo po, nasa merkado ito. Alam ko na alam nyo kung nasaan lang mga ito itinitinda dyan sa Binondo. And yet, you're not doing anything then. Ibig sabihin, alam nyo na. Tingnan nyo po mga kapatid, never pa nag-raid ang FDA, ang Food and Drug Administration, never. Puro press release po sila pero walang raid. Kung matatandaan ko pa dito sa Wantes Radio, ang sabi nung pinalitan ni Director General Eric Domingo, meron silang ginawang tie-up sa PNP at nagbigay sila ng malaking budget sa PNP para yung PNP ang maggawa ng raid dahil wala silang police power. Good. Is it half a million a month? They said. Good. Pero nasaan po yung raid? You keep on issuing press release, pero where's the raid? Annalyn Ignacio, Food and Drugs Regulation Officer 3 ng FDA. Magandang hapon po, Ma'am Annalyn. Good afternoon po. Ito pong mga binanggit dito sa press release niyo po kahapon at binasa ko po sa Frontline Pilipinas. Bakit po hindi po pinagkukumpiska to? Bakit po hindi ni-raid yung mga tindahan na nagkikere nito? Actually, sir po, ako continuous naman po yung monitoring po ni FDA. However po, siguro po kasi yung iba, kapag na-check na po namin, yung iba po, meron pa rin po. Parang pag pinuntahan, wala. Kapag may magre-report, meron na naman po uli. So bakit wala kayong naipakitang sample? Siyempre ma'am, nag-test by kayo nito. Siyempre alam niyo po yung mga tindahan kung sino nagbibenta nito. Ma'am, dyan po sa Chinatown, ang dami po nito. At ang dami po mga Chinese medicines na galing China na nakakasama sa kalusugan. In fact, ako po mismo ay Rafi Tulfo. Okay? Nagpadala po ng listahan ng mga gamot na gamot na may halong amphetamine. Pinatest po namin dyan sa UP Research at napag-alaman na talaga merong contents ng amphetamine, yung slimming capsule. I showed it to, at that time, babae pa yung inyong FDA Director General. Pero ma'am, nangako ng nangako kayo po dyan sa FDA. Hindi po kayo ha, yung FDA mismo. Nangako po na i-raid. Pero up to now ma'am, hanggang ngayon, nandoon pa rin po yung mga gamot na yun at wala pa rin pong raid. Why? Sir, regarding po dyan sa concern nyo, no, kailangan po natin i-verify yan po sa ating regulatory enforcement unit po and sa ating legal. Kasi may due process po sila. Ngayon po, ako po ay taga Center for Cosmetics po. So, dun po ako, ang jurisdiction po namin is more on the cosmetic products po. So, yung mga drugs po,
at iba po ang nag-handle po niyan, sir. Okay, ma'am, it doesn't matter, drugs o hindi, cosmetic, sige. Now, alam niyo pala kung saan binibenta ito, itong mga produkto, sabi niyo nakasira sa kutis, sa balat. Bakit wala ho kayong sample na ito yung mga nakumpiska namin after we did some test buy? Bakit puro daldal lang po ano to? Nagpapakilala? No, sir. Siyempre, FDA po, ang responsibility po namin is to protect po yung safety po ng ating of course, general... Ma'am, kasi ang nangyari po ito, alam mo, sa abroad, okay, sa Amerika, ang ginagawa po ng mga inspector ng FDA sa Amerika, nagtitest by sila, and then mangungumpis ka sila, magre-raid sila, and then after the raid, sa kanila pinipresenta yung produkto, ito bawal to, o kung sakali man meron pang tinitinda dyan, huwag yun ang bilhin. Pero ito, meron kaming mga ni-raid na bodega nito. Sa inyo po sa Pilipinas, baliktad eh. Dakdak muna, pero walang raid. Sa Amerika, raid muna, saka dakdak. Sa inyo, wala eh. Actually, sir, sa atin naman po, sa regulatory natin, syempre po, nagtitest by tayo. At yun po yung ating kinokolekta at tinetest po natin sa ating laboratory. Okay. Po. Ngayon po, pag napatunayan po na violative po ang isang produkto, gagawa po tayo ng advisory to warn the general okay, public. Okay, pero ma, sige, nagdawa kayo ng test by. Yes, so po. Tapos pagdating po doon sa test by na ginawa nyo, talagang confirm na nakasirang kursugan, eh ba't din nyo po binalikan yung mga tindahan na yun at pinagkukumpiska nyo yung mga gamot o yung mga makeup yung kung ano pa may mga beauty products? Ay sir, meron po yan. Sa nasaan po yung mga product na kinumpiska nyo? Where? Actually, meron na po tayong mga previous collection aside dito sa bagong dumapas. Kaya nga ma'am, nasaan nga ma'am, pakita nyo sa amin para matuwa naman po yung taong bayan. Pakita nyo, ilang karton po yung na-raid nyo? Ilan? Isang dosena ng karton? Isang bodega? Isang warehouse? Ano po, nasaan? Sir, ang nag-handle po kasi ng ating t-shirt is ang ating regulatory enforcement unit. Kami po sa center, kami po yung nagre-verify po ng product, sir. Ma'am. So yung, yes po. Ma'am, sorry ha, I'm not putting you on the spot. Po, okay, pero it po, seems yes. to me you're not the right person to talk to. I was trying to yes contact po. Director General Eric Domingo, pero sabi niya nasa meeting. Yes po, actually meron po. Pero ma'am, stop na natin yung panluloko ng FDA sa taong bayan. Please, lokohan na po ito eh. Nagagamit niyo po yung media. Kaya nga kahapon sabi ko doon sa EP, I don't want to read this news item kasi magagamit na naman tayo. However, sabi ng EP, you have to read that kasi kasama sa item yan. So, binasa ko. Pero masama ang loob ko. Pero after na binasa ko, nung katapusan, nagbanter ako, sinabi ko. And ngayon, nagsasalita ako dahil nauto yung taong bayan eh. Pasensya naman, ma. Okay po. Hindi ko kayo pinagbibintangan dito. Pero frustrated lang po ako. Wala problema, sir. Sir, bilang isang consumer at isang bilang empleyado ng gobyerno, isa rin po yan sa mga advocacy ko, kaya po ako nag-apply sa government. Kasi yun din po yung nasa puso ko na magbigay ng information sa public at maging tagabantay sa kalusugan ng ating kapwa. Kasi sino-sino po ba ang magbabantayan? Kundi tayo lang naman, ayaw po natin papahamak. Kaya nga, ma'am, sorry, ma'am, babalik tayo ulit doon sinabi ko. O, sige. Nasaan na po yung mga produkto na sabi niyong peke? Meron ba tayong sample dyan ng isang dosena ng karton o isang truck ng karton na sinasabi niyong nakasama sa kutis, sa kalusugan? Where are sir, they? Sir, if you remember po, no, we have a sure po, dyan din po sa Manila, sa 8, somewhere in the Victoria, yung kinulik po natin na may contains banned ingredient po. I think the product is gory. Nagsendak po kami ng t-shirt po dyan. Kung napanood niyo po, na-televise po siya. Ma'am. Yes po. Next time, bago kayo maglabas ng advisory, mag-accomplishment muna kayo. After that, then papakita nyo, ito yung accomplishment namin, ito yung mga produkto na pinagbabawal kapag ito po'y meron pa kayo nakikita sa market, huwag nyo na pong bibilin. Ang ginagawa kasi ninyo po ma'am dyan sa FDA, nagpapakita kayo ng produkto na bawal ito, and yet wala kayong pinapakita na ito mga produkto ito na kumpis ka na. Okay ma'am, masama pakinggan. Anyway, ma'am, it's not your fault, maybe kasi hindi po kayo ang talagang dapat kausap dito, okay? Pero sir, gusto ko lang po i-emphasize, no? Ito po ay responsibility ng FDA na kapag meron po kami na-test, meron pong violation or contains banned ingredients or microbial contamination, responsibility namin na i-inform po ang tao na... Oo nga po, ma'am, hindi mo ako naintindihan eh. Inform nga pero pull out muna bago kayo mag-press release. Ngayon, ma'am, I challenge you, pumunta ka sa Chinatown. Ang dami po dyan. I'm telling you, yung mga slimming capsules na merong amphetamine, ang dami po niya. Huwag na tayong maglokohan. At alam ko po, bawat sektor, meron kayong naka-assign na inspector. Meron dyan para sa Binondo, meron dyan para sa Tondo, meron sa Quezon City. May kanya-kanya kayong mga ano niya, inspector. I know that for a fact. Yes po, yes. Ngayon, ma'am, even while we speak, ma'am,
ang daming binibenta dyan sa Binondo ng mga sleeping capsule, Chinese medicine, at marami sa kanila meron pang halong amphetamine. Ano ba yung amphetamine? Yan po yung isa mga ingredients ng shabu. Yes po, yes. Oh, eh bakit wala pa rin kayong raid? Eh ang dami ko na pinadalang sample sa inyo. Pinakita ko na yung test na galing pa sa UP Research at sinabi ko na yan kay Eric Domingo, and yet walang raid up to now. Why? Yan sir, no, kailangan natin i-communicate sa ating regulatory enforcement unit at hindi naman po yan pinapublish. Kasi po, ma'am, hindi pinapublish. Ma'am, you should publish it para ipakita nyo na accomplishment po ninyo. Yes po, gagawin po nila yan kapag natapos na po yung proseso po nila. Oh, natapos na. This was almost 2 years ago. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos. And mind you, ma'am, bago mag-pandemic, pinupush ng pinupush ko po yung mga tao dyan sa FDA na kailan pa kayo mag-grade? Sige po, next week. Kailan kayong grade? Sige po, yung enforcement yun. Sige po, hanggang sa nagka-pandemic, nakalimutan na. O ngayon, nasaan pa yung grade? Wala pa rin. Don't worry, sir. Aano po natin yan. I-reiterate po natin yan sa mga appropriate person po, like the regulatory enforcement unit, to conduct po a seizure and inventory. And kung kailangan po, gawan talaga na action. Thank you, ma'am. Hindi po naman namin nakakalimutan yan, sir. Pero ma'am, sorry, ma'am, hindi sa minamalit ko yung katungkulan. Dilis ka lang ata dyan, ma'am, sa isang pond na marami pong balyena, mas malaki sa inyo na ma-override po siguro yung decision nyo. Maaari nga po kayo, mabait po kayo at diretso po kayo, maprinsipyo kayo, pero hindi naman kayo talaga ang decision maker dyan. So sana po makarating ko sa decision maker. Don't worry po, sir. Yung director naman po namin ay nakikinig naman po sa mga staff po. Kung nakikinig siya, ma'am, di sana, ma'am, ni-raid na niya po yung mga binigay ko sa kanya mga produkto at may mga location. Sana po pinuntahan na eh, kaso hindi pa rin niya pinupuntahan. Yun nga po sir, during this pandemic, nagkaroon na ang prioritization po. So, yun po siguro isa sa mga dahilan sir. Pero don't worry sir, hindi naman po yan binabaliwala ng FDA. Okay, isa po yan sa mga advocacy po ni FDA. Sige po. Salamat po ma'am ha. Okay po. Eric Domingo, Director General, mag-grade ka. Kapag hindi ka nag-grade, at wala kang presinta ng mga sinasabi niyong nakakasama na kalusugan ng mga produkto, then alam ng taong bayan sino kayo.